back to my channel! Today is March 2, 2020 and ngayon, iniisip ko kung ano bang pwedeng gawin. But, dahil syempre, naglabang ako and marami nang, syempre, tuyo na sila kasi nung isang araw pa. So, ayan ang gagawin natin ngayon. Magtutupi na lang tayo. So, ewan ko, habang magtutupi, siguro magkwentuhan tayo ng mga kung ano-ano. So, para naman kahit papano is may magawa ko ngayong araw. And kailangan ko na talaga magtupi. So, syempre, habang magtutupi, kakausapin ko na lang kayo. So, ayun. And syempre para hindi na makasagabal dito and kasi magpipintura daw dito sa kwarto. Pipintura kasi ng buong bahay. Tapos sabi nila, idadamay na rin daw itong kwarto. So, ayun. Kaya magtutupi na tayo. So, ayun na nga guys. Magtutupi na tayo. And ayan, kung naririnig kayong maingay sa paligid, yung anak ko yun. Syempre, yung school dito nakatabi namin is maingay din talaga. Yan, araw-araw ganyan yan. Yun ako ngayon kasi ay gising. Kaya, ayan. Naglalaro, nag-iingay. So, ayan. Ang ganda ng background, no? Ayan. So, ayan. Tamang ano lang tayo ngayon dito, tupi. Dahil, syempre, kailangan din natin magtupi. Alam nyo, ito yung mahirap eh, kapag ano. Diba, naglalaba ka. Ayan. Portion. Alam niyo, sa totoo lang, ang bango talaga nung ano, sabon. Yung sabon ng Bonita. Tapos yung popcorn. Yung popcorn nila sobrang bango. Amoy laundry. Kala mo nagpa-laundry ako. Ilang mahirap dun, guys. Yung siyempre, pag after, lalo na pagtambak yung labahin mo, magtutupi ka. Sobrang daming tupiin. Yun lang talaga yung hassle minsan. Minsan parang gusto mo lang bumili ng disposable na damit. Ano kaya yamanin? Disposable. So, tama eh. No? Anak, no! Mababroken yung ano? Yung, ang tawag dyan? Yung electric pan! Sige, gigit ni Pennywise. Say ko na, ha? So, ayan. Dito ako pumuesto para walang istorbo. Yung tipong hindi siya makakapasok dito kasi masikip.
ako lang yung kasha dito. So, ayun. Kasi kapag doon ako natutupi sa higaan, parang ano, alam niyo yung tipong parang di ka nabubuhayan ng dugo pag nagtutupi ka habang nakaupo sa komportabling, nasa higaan ka, nasa bed ka, nagtutupi. Parang inaantok ka, tapos di mo matapos-tapos yung gamit. So, ayun lang ha. Ang kulit-kulit. Si Batang Makulit. Ngayon, medyo hindi ako masyado nai-stress sa kanya dahil sabi nga nung friend ko, ganyan daw talaga, normal lang daw yung mga ganyan edad makulit. Sabi nga nila, wala pa nga daw yan, hindi pa nga daw sobrang kulit niyan. Edi wow. Mabango talaga. Walang halong etchos, mabango talaga. Tapos ano, yun nga, sabi sa akin ng friend ko, pag mga ganyan daw, hayaan ko na lang daw. I mean, hayaan ko siya mag-explore, ganun. Kung ano yung gusto niyang gawin, suportahan ko. Kahit nagkakalat siya, naggugulo siya, suportahan lang daw. Kasi wala namang mangyayari kung bang pipigilan mo. Alam niyo, katulad nung before, ginagawa ko lagi. No. Ang sakit lang sa ulo, nakaka-stress. Pero ngayon, pag kinahayaan ko lang siya ng ganyan, go lang ng go. Pero kapag may ginagawa na siyang masama, kaya nilalabanan niya na ako, hindi na daw tama yun. So, ayun. Konting disiplina, ganun. Pag lumaki-laki naman niya, natututo na rin yan. I mean, kapag lumaki siya, yung natuturuan na, napagsasabihan na. Ngayon kasi mahirap talaga dahil hindi pa nga siya nakakaintindi. So, kahit anong gawin ko, kahit magalit ako, kahit magsabi ako sa kanya ng kung ano-ano or something advice, hindi niya rin ma-absorb kasi nga, baby pa nga siya. It's magtuturo, 2 years old pa lang siya. So, ayun. Ano ba pwede pag-usapan natin ngayon habang magtutupi ako? Wait, alam nyo, nag-iisip pa ako eh. Nag-iisip lang ako, nag-ano ako, nag-bumubuelo ako. Ayan, sorry kung nababangga yung camera. So, ayan. Bumubuelo ako. So, ayun na nga, yung kanina, nandun ako, pag nandun ako sa bed, nagtutupi. Parang tinatamad ako doon. Parang, syempre, pag sumakit yung likod ko, bigla akong giga. Kasi hindi ako sanay masyado. Alam nyo guys, sa totoo lang, parang mana ako sanay. hindi ako sanay na nakaupo ng matagal, lalo na pag walang sandalan. Parang sumasakit agad yung likod ko. Mas gusto ko pag nakahiga ako. Yung kabaliktad na naman ng kapatid ko, masanay siya na umupo ng pagkatagal-tagal, na walang sandalan. Mas gusto niya yung ganon. Oops, para may tao sa baba. So, ayan na guys. Let's tupi na again. Ayan. Dumating na pala si Tito. So, ayan. Naglipat-lipat lang kami ng mga ibang gamit. Siyempre, para mapinturahan na yung kabila. Kasi pinipinturahan na yung kwarto nila doon. So, ayan. Asa na ba tayo? Kalimutan yung pinag-uusapan natin. So, ayan na nga. Yung kapatid ko nga, siya, sanay siya na nakaupo lang ng matagal. Tsaka yun. Ako hindi eh. Masakit agad yung likod ko, yung balakang ko. Siguro dahil mataba ako, ganun. Or tsaka siya sanay talaga siya mag-ayos, mag-linis, ganun. Masipag kasi yun eh. So, ayun. Tamang tupi-tupi pa rin dito. Papakita ko sa inyo. Ayan, dami ng mga gamit, oh. Nilipat yung mga gamit dito kasi pipintura na doon sa room nila. So, ayan. Next time, ibablog din natin kapag napintura na dito sa kwarto. Excited na ako. Alam niyo ba, syempre, I'm so happy kahit na... syempre, hindi kami yung nagpapintura. Syempre, si Tito, gano'n. Pero excited pa rin. Excited na kami. Excited, lalo na ako excited. Kasi gusto ko makita yung maganda, maayos, maaliwalas. Yung walang mga ganyan, yung mga dot. Kasi, nandudumi syempre sa tagal na ng panahon, gano'n. Syempre, pati yung kisame mapintura. Maganda pa naman yung kisame dito. So, ayan. Eh, diba, nung mga nakaraan, nagpa-renovate nga si Tito nung ano, so, kala ko nga hindi na mapipintura ito. Sabi ko, daddy, bumili kang pintura. Ayun. Alam nyo naman, low-key. Walang pera. So, ayun. Doorknob nga lang, Diyos ko, mahal-mahal. Sabi nga ni daddy, grabe no, mahal talaga magpagawa ng bahay.
Yun, alam nyo lahat naman ng tao nang ngarap na magkaroon ng sariling bahay. Katulad yan ako, syempre, pangarap ko na magkaroon ng sariling bahay. Malay nyo, someday. So, ayun. Kailangan lang natin magsipag araw-araw, magdasal sa Diyos. Na, syempre, para lahat matupad. Kailangan kasi yung dasal natin, sinasamahan din natin ng sipag, tsaga, pagpuporsige, para naman, magawa natin yung mga pangarap natin. Magugulat na lang tayo isang araw, yung mga dati pinapangarap natin, isunti-unti na natin nakukuha. So, ayan. Sabi nga ni yung kanta ni Kong, yung baliw, alam nyo ba yun? Sabi niya nga ano ba yun? Huwag mag, kalimutan ko yung lyrics na yun. Wala. So, ayan, magtupi na ulit tayo. What? Yes. Ayan, may bibili ng pocket wifi. So, binenta ko na kasi may bago na akong wifi. What? Dede? Oh, ayan ang sinasabi ko. Kaya hindi ako matapos-tapos magtupi ay day-day naman ay. Oh, wait lang ha. Let's go na. Dede na ha. Wait lang. Pifix na ni Mommy this. And then, dede na. Oh, let's go. Go there ka na sa bed. Dali. Go there na sa bed. Dali na. Let's go. Okay. Padalay ko muna si baby. So, ayun na nga, no. Tutupi ako kanina. Tapos, sabi ni baby, dede siya. Tapos, pagtapos dumede ng kaunti, umalis agad. Kaya, yun. Bibilisan ko na lang para matapos na ko. May board pa nga. Ha? Bato yung kalahati. Kahoy yung kalahati. Bato yung kahoy yung... Ganito rin, ganito rin. Bato rin ito, bato rin. Hello guys, so ayun. Hindi pa ako tapos magtupi. Si baby tulog. Nakatulog na siya. So, kanina, sakit ng tiyan ko. Sabi ko, parang may mali. Parang gutom na gutom ako. Tapos naalala ko, hindi pa pala ako nag-aalmusal. Kasi kanina si baby agad yung una ko naiisip. Importante siya yung makakain talaga. Kaya yun, nakalimutan ko yung sarili ko. Akala ko, busog na rin ako. Tapos yun. Ito, kumakain ako ngayon. Ito yung cheese stick. Ayan yung food ko actually. Ayan. May cheese stick sa ilalim. Tapos ito, embutido. Tapos kanin. Then, ano na yata eh. Magla-lunch na rin yata. 11:53. So, ayan. Halos lunch na rin pala to. So, ayan na nga. Ito yung cheese stick nung Sabado pa to. Hindi maubos-ubos na sa lamesa. Ininit ko ulit. Ayun, naging crunchy. Mas okay yung ano niya ngayon, yung lasa niya. So, meron tayo dito ketchup, UFC banana ketchup. Tapos may nakita akong malagkit dun sa ano, repeto. Kumuha ako. So, ayun. Let's eat. Gutom ako. Hindi pa ako tapos ng tupi. Kasi lalo mo tutupi ako sa baby. Ang dami yun eh. Interrupt. Dede daw, dede. Sabay, hindi naman pala. Thank you.
Hello guys, so ayun, ano na, gabi na ngayon, so natapos ko na pala yung mga tupiin ko kanina, so parang bilhin, and natutulog na si baby tsaka si daddy, actually gabi na, 10 o'clock na, so ayun, medyo masakit yung ulo ko ngayon kasi dahil sa amoy ng pintura, kasi kanina sinimula na magpintura dun sa kabilang kwarto, so ang sakit sa ulo nung amoy. Tapos feeling ko sobrang napipressure si baby sa amoy. Kasi sobrang, di ba before nahihirapan siyang huminga dahil parang barado yung ilong niya. Ngayon mas dumagdag yung trigger sa kanya nung nararamdaman niya dahil sa naaamoy niya. So alam naman natin na masama yung epekto ng amoy niya, syempre, sa mga tao. And syempre lalo na sa baby, di ba? Ano pa kaya yung baby? And ayun, medyo nakakaawa lang siya, so hindi ko alam kung ano yung magiging decision namin dito dahil kasi by Wednesday siguro itong kwarto na yung pipinturahan. Madali lang naman matuyo yun actually kasi ano siya, dry, ano yun, basta yun na yun, mabilis matuyo. Pero sa tingin ko parang hindi pwedeng magtagal si baby dito lalo na ganyan. And nagmi-medicine siya. So feeling ko na mababaliwala lang yung gamot dahil nga dito sa mga naamoy niya. Pero wala tayong magagawa kasi under renovation yung itong bahay. So ano kayang pwedeng gawin? Ewan ko, pag-uusapan natin namin ni daddy bukas. So siguro baka, ewan ko, hindi ko sure kung baka umalis muna kami or basta pag-uusapan namin bukas. So, bukas yung malalaman, if ever. Kasi mahirap talaga eh. Kawawa si baby, naawa ko sa kanya. Tapos kanina, bigla siya nilagnat. Hindi ko alam kung bakit. Kasi umiinom naman siya ng medicine. Tapos bigla na lang siya nilagnat. Nang ewan, baka dahil na sa sobrang lakas ng amoy. Pinagmamask ko siya pero ayaw niya magmask. Alam niya naman ng mga baby, di ba? Parang masyadong irritable. Ayaw nila nang nilalagyan sila na kung ano-ano. Lalo na yung anak ko, lalaki. So, ayun. Okay, gabi na nga. And matutulog na rin tayo. And before that, syempre, magto-toner muna tayo at maglalagay muna tayo ng moisturizer sa ating mukha.
fairness, ang sarap niya talaga sa mukha. Ayan, parang sobrang lambot, parang bagong facial ka, parang relax na relax yung peeling. Well, yan kung nagtataka kayo kung may, ba't nagkakaroon ako ng mga pimples like that. Kasi ilang araw na naman po akong napupuyat, ano. So, ayan, kaya nabibreakouts na naman ako. Tapos, syempre, yun nga, yung puyat and ano pa ba yun sa mga kinakain ko tsaka stress ganun, so hindi talaga maiiwasan. Pero yun ngayon about dun sa toner tsaka sa cream, ang ganda niya talaga kapag pinahid sa mukha, nakaka-fresh siya ng peeling and parang ang ganda talaga, sobrang ganda, wala akong masabi. Ito yung mga ganyan sa mga nose, yung dati nakaka-edit na hawakan, ngayon hindi, parang sobrang perfect niya hawakan. So yun lang talaga yung mga problema, yung mga nagbe-breakouts na naman ako dahil napupuyat nga ako. So ayun, guys, dito ko natatapusin yung vlog ko today. At kung di ka pa nakakapag-subscribe sa channel ko, please don't forget to subscribe below and hit the notification bell para lagi kayong ma-update sa aking mga new vlogs. Bye! See you on my next video. Bye!